Hello! Narito akong muli para sa aralin ng edukasyon sa pagpapakatao 10. Ang Module 17, ikalawang bahagi ng Hindi ka Global Citizen kung hindi ka mamamayan. Sa pagtatapos ng aralin na ito, inaasahang na pangangatwirana na nakaugat ang pagkakakilanlan ng tao sa pagmamahal sa bayan. Hindi ka Global Citizen kung hindi ka mamamayan. Na may tiyak na layuning nakapagsisiyasat ng masusi sa mga sitwasyong nagsasabuhay ng pagmamahal sa bayan, na pagtitimbang ang iba't ibang paniniwala ng mga Pilipino, at nakasusulat ng mga pagpapahalagang nakakapagpalago ng pagmamahal sa bayan. Ngayon ang ikalawang bahagi na naging aralin mo sa Hindi ka Global Citizen kung hindi ka mamamayan. Alam ko na excited ka na dahil malapit nang matapos ang mga aralin sa ikatlong markahan. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Simulan mo na! Sa iyong paunang pagsubok, hanapin sa Hanay B ang tinutukoy ng pangungusap sa Hanay A. Mayroong kang 30 segundo upang masagutan ito. Ngayon ay iwasto mo ang mga naging sagot sa paunang pagsubok. Sa number 1 ay B, 2F, 3E, 4D, at 5C. Ilan ang iyong score? Huwag kang mag-alala kung may mali. Ang araling ito ay nakahanda para sa paglago ng iyong kaalaman. Iyong balikan ang nakaraang aralin. Magbigay ka ng mga salitang nagpapahayag ng pagmamahal sa bayan. Isulat mo ito sa loob ng kahon. Ganon din, isulat mo ang mga positibo at negatibong maidudulot nito sa ating bansa. Ano kayang uri ng bansa ang iyong titirhan? Ang mga katagang ito ay napakahalaga sa pagsasabuhay ng pagmamahal sa bayan. Kung ang lahat ng ito ay gagawin ng bawat Pilipino, asahan mo ang agarang pag-unlad ng ating bansa, gayon din ang pagkakaroon ng malawakang kapayapaan at pagkakaisa. Alam mo ba ang panimula o ang preamble ng Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas? Marahil ay kabisado mo na rin ito mula sa mga naging aralin mo sa ibang subject. Kung hindi pa, sabayan mo ako sa pagbigkas nito. Kami, ang nakapangyayaring sambayan ng Pilipino na humihingi ng tulong sa makapangyarihang Diyos upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang pamahalaan na kakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin. Magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan at titiyak para sa aming sarili at angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamamahalang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan ay naglalagda at naghahayag ng konstitusyong ito. Mula sa ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas 1987. Ang bawat salita sa panimula ng saligang batas ng Pilipinas ay naghihikayat sa bawat Pilipino ng marubdob na pagmamahal sa bansang Pilipinas. Nagsasaad ito ng mahalagang gampani ng bawat Pilipino sa kanyang kapwa, komunidad at bansa. Subukin mo ngang hanapin ang mga pagpapahalagang ito na nagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Bilugan mo ang mga pagpapahalaga. Bilang isang lipunan, tayo ay may iisang mithiin o tunguhin. Ito ay ang mapabuti ang lahat ng kabahagi ng lipunan, ang pagkakaroon ng kabutihang panlahat. Magiging posible lamang ito kung ang lahat ng elementong bumubuo rito ay naisa sa katuparan, katulad ng nabanggit sa panimula ng saligang batas. Ang Pilipinas bilang isang lipunan
ay nanghihikayat sa mga mamamayan na isabuhay ang mga birtud na makatutulong upang gumawa ng makataong pagpapasya at kilos tungo sa makabuluhan at mabuting pakikipag-ugnayan sa Diyos, kapwa at kapaligiran. Narito ang talahanaya ng mga pagpapahalagang dapat linangin ng bawat Pilipino batay sa pitong dimensyon ng tao. Sa dimensyong pangkatawan, nariyan ang pagpapahalaga sa buhay. Dimensyong pangkaisipan, napaka-importante ng katotohanan. Habang sa dimensyong moral, ang pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa ang ating binibigyan ng pansin. Pagdating naman sa dimensyong espiritwal, nandiyan ang ating pananampalataya. Kaya importante ang pagkakaroon natin ng relihiyon. Samantalang sa panlipunang dimensyon, kailangan mo ng paggalang, katarungan, kapayapaan, kaayusan, at pagkalinga sa pamilya at saling lahi. Ganun din, sa dimensyong pang-ekonomiya, kailangang maging masipag at pangangalaga sa kalikasan at kapaligiran. At hindi pa uhuli ang dimensyong pampolitikal. Andiyan ang pagkakaisa, kabayanihan, kalayaan, at pagsunod sa batas. Napakahalaga ng mga ito sa bawat Pilipino. Dahil kung lahat tayo ay may ganitong katangian, madali para sa atin ang makiisa, makipagtulungan, mapanatili ang disiplina at kaayusan. Mas magiging payapa ang lipunang titirhan at maaaring bumaba ang krimen sa bansa. Dahil mas binibigyang importansya natin ang kabutihang panlahat. Ngayon ay basahin mo ang sitwasyon ni Melay at Lemuel. Ilagay mo ang iyong sarili sa kanilang paa. Pagkatapos ay sagutin ang mga katanungan at isulat sa iyong notebook ang mga sagot. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Melay at Lemuel, ano ang maaaring maging tugon mo sa mga pangyayari sa kanilang buhay? May mga angkop na kilos ba na ipinamala si Melay at Lemuel? Ano-ano ang mga ito? Maaari mong mga isa-isahin ang mga ito. Ano ang maaaring maging epekto ng kanilang mga kilos sa kanilang pagkatao at sa ating bansa? Sa ikalawang gawain, pag-aralan mo ang iyong barangay, lungsod o bansang tinitirahan. Tingnan mo ang mga paniniwala at kaugalian na sinusunod ng mga matatanda at naninirahan dito. Isulat mo sa talahanayan ang mga ito at sa kabilang panig ay ibigay mo ang iyong pananaw kung mga ito ba ay nakakatulong sa higit na pag-unlad ng bansa. Halimbawa, ang aking nanay ay palaging nagbibigay ng tulong sa aming kapitbahay kahit na hindi sapat ang kinikita para sa aming lahat. Ano ang pananaw mo patungkol dito? Maaaring ikaw ay natutuwa na mabait ang iyong mga magulang at hindi nakakalimot na magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ito ang kanyang itinuturo sa inyong magkakapatid na pwede daw magbigay sa mga kaklase kahit konti lamang ang baon. Mahalaga na nagbabahagi kayo sa inyong mga kapwa. Ngayon, ikaw naman ang magbigay ng mga naobserbahan mong gawain o kilos ng matatanda sa inyong lugar. Maaaring positibo o negatibo ang iyong ibigay na sagot. Natutunan mo na sa aralin natin ngayon ang mga pagpapahalagang nararapat na iyong isabuhay upang higit na lumago ang iyong pagmamahal sa bayan. Ngayon naman ay ikaw ang magbigay ng mga birtud at kilos na dapat paunlarin upang mas maisabuhay pa ang pagmamahal sa bayan na maaaring hindi nabanggit sa unang sa talahan na yan. Magaling at naisagawa mo ang mga kasanayan at gawain na magpapaunlad ng iyong pagmamahal sa bayan. Ngayon naman, sa bahaging paglalahat, lumikha ka na isang kwento. Maaari mo itong iguhit o isulat na kumakatawa ng iyong mga natutunan mula sa ating araling.
Sa ating pagpapahalaga ay punan mo ang kwadrante ng mga kinakailangang impormasyon. Sa unang bahagi ay isulat mo ang mga nabuo mong kaisipan patungkol sa kaaralin. Sa ikalawang bahagi naman ay isulat mo ang naiisip mo na patungkol sa pagmamahal sa bayan, maaaring mga ideya o tanong na pwede mong ibahagi sa iba. Sa ikatlo o sa smiley, isulat mo ang iyong naramdaman pagkatapos ng ating aralin. Habang sa ikaapat na bahagi o ang huling kwadrante, isulat mo ang mga actions na pwede mong gawin mula sa iyong natutunan. Magaling at natapos mo na ang lahat ng gawain para sa aralin na ito. Ngunit bago tayo magtapos, mayroon ka pang panapos na pagsusulit. Ngayon naman ay sumulat ka ng isang maikling sanaysay na sasagot sa katanungang, bakit mahalaga na isabuhay ang mga pagpapahalagang itinataguyod ng bansa? Inaasahan ko na makakabuo ka ng maikling pagpapaliwanag mo tungkol sa mga naging aralin natin. Maraming salamat sa oras at pakikibahagi sa Araling Natapos. Naway manatili ang iyong sigasig sa pag-aaral. Hanggang sa muli, paalam!